Ayan mga bro, welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay isang Sanyo na CRT TV. Ito, maganda yung trouble nito mga bro. Bali, hindi siya nagpa-power pero meron siyang standby. Papakita ko lang sa inyo. Masdan niyo yung standby niya. Pindutin ko yung channel. Nakita niyo nag-dim. Tapos bumalik sa lumiwanag ng konti ulit. Ibig sabihin niyan, hindi siya standby lang. Ang trouble niya ay nag-hold down. Magkaiba kasi yung standby lang tsaka yung nag-hold down. Pagka standby lang, hindi gumagana yung system natin, system control. Pero pag nag-hold down, ibig sabihin, gumagana yung system natin. Meron lang siyang sira kaya hindi nagtutuloy-tuloy. Tulad nito. Yung marami kasi nagtatanong sa akin, yung TV nila standby lang tapos sa huli malalaman natin. Hindi pala siya standby, nag-hold down pala. Ayan ang ito, tingnan niyo. Pipindutin ko yung channel. Yan, pumutla. Tapos bumalik. Oh. Ibig sabihin natin, yan, nag-hold down ng trouble niya. Hindi standby lang. Okay? Kaya buksan natin mga bro. Ito na yung board niya mga bro. Ang power supply ng board niya, ayan ang may itim. Parang mantika. Baka nilang isan to tapos sumobra. Ayan yung kumapit yung alikabok. Kaya naging kulay itim na ganyan. Kung visual check natin, wala naman siyang bloated na, wala naman bloated na capacitor. Tanggalin muna natin. Yan, normal naman yung wala naman bloated na capacitor, normal yung mga capacitor niya. Pero hindi natin masisigurado yan hanggat di natin tinitest ng ESR natin. Ngayon ang gagawin natin, magtest muna tayo ng voltage. Minsan pagka over voltage yung B+, yan, possible na mag hold down din yung TV. Test natin. To 50 volts DC tayo. Tapos saksak na natin. Ayan, may standby na siya. Ayan. Standby. Test natin yung B+. Kaya yung collector. Yan, may B plus naman siya. Yan, normal yung B plus niya. Test natin yung B plus tapos ipapower on ko. Ito yung B plus niya. Tapos pindutin mo yung channel. Yan, tumas ng konti tapos nag-hold down. So, ibig sabihin normal yung B plus natin. I-test naman natin yung oscillation sa base ng horizontal. Bali, ano lang tayo. 10 volts AC. Tapos yung base. Ito, paulit-ulit ko nang binabanggit na pag magte-test kayo ng base bago nyo siya i-power o pindutin yung channel habang naka-standby, i-point nyo na hindi yung pipindutin nyo tsaka nyo ipo-point. Hindi nyo matetest yung oscillation pag ganun. I-point nyo nang ganun, idikit nyo na habang naka-body ground kayo, tapos pindutin yung channel. Ayan. Pumutla yung standby,
Pero walang base, ibig sabihin wala talaga siyang oscillation dito. Yung system niya gumana pero yung jungle hindi. So test natin yung supply ng horizontal drive transformer. Try muna natin sa 50 volts DC. Bali, pipitikin nyo lang yung primary ng horizontal drive. Ngayon, walang voltage na nare-read. So, test muna natin dito sa horizontal drive. Ng horizontal drive. Yung mismong transformer. Ito yung base. Tapos jumper. Ayan yun. Secondary ng horizontal drive. Itong kabila ground yan. Tapos ito yung primary. Yung primary dapat may supply yan ng minsan 12 volts, iba-iba. Yung iba naman mataas. Halos yung taas ng B plus yung supply. Pero ito wala talaga. Kung meron man siya, eh, nasa mga 0.5 volts. So, ang gagawin nyo, susundan nyo lang. Jumper. Ayun. Andali. Supply to ng ano, ng itong may diode na to, supply to ng vertical. So, ibig sabihin, itong naka-point na to, yan, nare-read ko na mababa sa mga 3 volts lang. Dapat nasa mga 24 volts yan. Ibig sabihin, nagda-drop lang yung voltage, kaya ganyan siya kababa. Possible na may shorted. Try muna nating ihang yung vertical. Itong diode na to, yan, supply ng vertical yan. Pero, papunta rin siya sa horizontal drive transformer. Ayan, no? Ayan, susundan nyo yung printed. Jumper. Capacitor. Tapos resistor. Dito meron tayong supply kaso mababa. 3 volts lang. Dapat nasa mga 24 volts. Susundan pa natin siya. Punta sa dito sa service switch yata. Parang service switch ito. Yan, tapos transistor. So, try muna natin ihang yung vertical IC natin. Hanggang ko muna ang hinang, tapos test natin kung magkaka kung tataas na yung voltage. So, ayan mga bro. Bali, tanggal ko na yung hinang ng ating vertical IC. Hindi porket tinanggal natin siya, eh, hindi na mag-hold down. Yung ibang TV, pagka tinanggalan mo ng vertical IC, nag-hold down. Pero ito, test muna natin kung tumaas na ba yung supply dito. Dito yung na-test natin kanina, 3 volts lang eh. Possible kasi na kapag ka-shorted yung vertical, magda-drop yung voltage. So, dahil yung voltage na to, eh, connected din. Siya rin yung sumusupply sa horizontal drive. Possible na maapektuhan siya kasi. Ida-drop ng vertical yung voltage. Hindi katulad yung iba na direct siya na diode tsaka resistor. Yung resistor, magiging open lang. Pero ito dahil meron siyang switching, ganun lang mangyayari. Ida-drop niya lang. So, dahil nakahang na yung ating vertical IC, i-test na natin uli dito. Ito yung tinest natin kanina. 3 volts lang. Yan, naka 50 volts DC pa rin tayo. Ano ba? Sasaksak ko na. Dito yung test natin kanina. Ayan mga bro, tumaas na siya ng 29 volts. So normal pa rin niya kung sa vertical lang supply. Hanggang 33 volts. Abot okay pa yung ano, vertical. Hanggang 33 volts yung kaya niyang supply. So ayan, nakita natin umabot siya ng 29. Check natin yung horizontal drive. Meron na rin siya 20 volts. Tapos check natin yung base.
Ayan, meron na. Ayan yung base. Ano? Tapos yung base niya abot ng 6 volts. Mga 6.5 volts. Yan yung oscillation ng TV. Pagka hold down, nawawala yun. So, dahil inang natin yung vertical, inang natin yung vertical, tapos nagkaroon ng naging normal yung voltage, possible na shortage yung vertical IC natin. So, yun lang papalitan natin, mga bro. Bali, ayan, meron na siyang heater. Hindi pala siya nag-cold down. Ayan. Meron siyang heater. Check natin yung display. Ayan, meron siyang isang meron siyang horizontal line. Halos sa mga TV ganyan na may nangyayari. Pag nag-hold down, kadalasan, halos vertical IC ang sira. Pag vertical IC naman, check nyo yung supply kung meron o wala. Di ba kasi pagka-shorted yung vertical IC, magiging open yung resistor, fusible resistor sa supply. So yan mga bro, nakita nyo na yung nangyari, papalitan na natin yung vertical IC natin. Yan mga bro, napalitan ko na yung kanyang vertical IC. Bago ng hinang, ito yung tinanggal natin sa kanya. 78040 yan, pang ano yan, mga ordinaryong TV. Yung sa mga slim naman, hindi yan pwedeng ilagay yung 78040. Under siya pero madaling masira. So yung pinalit ko sa kanya, 78040B. Galing sa ano yan, sa LG. Marami na siyang parts ng LG. So ngayon, try na natin mga bro. Kung mag-golden po siya o hindi na. Naka 250 volts pa rin tayo. Test natin yung voltage ng vertical IC. Naksa ko na. Meron siyang pumipitik. Ewan ko kung ano yun. So yan, nag-oscillate na. May ilaw na yung heater. Bumaba yung voltage nung nagtaroon na ng load na vertical. Naging 27 volts na lang. Yan mga bro, meron na siyang raster. Maganda pa yung display niya. Tingkad pa. Bali, hindi na natin lalagyan ng antena para iwas sa copyright. Baka maka-copyright strike ako. So, yun lang mga bro. Sana may natutunan kayo sa tutorials ko ngayon. Tandaan nyo yung sinabi ko, magkaiba yung standby lang at saka yung nag-hold down. Pag nag-hold down, ibig sabihin, nag-oscillate siya. Pag standby lang, hindi talaga gumagana yung system. Yun lang mga bro.